Dumarami na rin ang mga nakoconfine na pasyenteng tinamaan ng leptospirosis sa East Avenue Medical Center. Pero dahil laging puno at kulang sa espasyo, ang lobby ng 5th floor ng main building ng ospital ang ginawang leptospirosis ward. Mas magandang kondisyon ito kaysa sa emergency room na punong-puno na rin sa ngayon. May 7 bagong kaso ng leptospirosis sa EAMC. 21 na ang lahat ng mga naka-admita pasyente. Inaasahang darami pa raw ito kahit bumubuti na ang panahon. Pag napuno ito, tayo po siyempre ay gagawa na naman ng isa pang contingency plan. Lobby na naman, hindi po natin alam kung saan lobby, pero hahanap at hahanap po tayo ng lugar. Sa National Kidney and Transplant Institute, 61 pasyenteng may leptospirosis ang naka-confine. 44 sa kanila, malala ang kondisyon kaya isinasailalim sa dialysis. Kung dumami pa ang pasyente, baka hindi na maging sapat ang basketball gym na ginawang leptospirosis ward. Kakailanganin na rin daw nila ng karagdagang doktor at nurse. Meron ng contingency plan. Pinaplano na namin kung anong kung dadami pa. Tiniyak naman ni Health Undersecretary Rolando Enrique Domingo na lahat ng kanilang regional office ay merong sapat na supply ng doxycycline, gamot na pangontra sa leptospirosis. Sobra raw ang supply sa Region 4B, kaya ililipat ang ibang stock ng doxycycline sa Metro Manila. Pero kahit sapat ang supply ng gamot, mainam pa rin daw iwasan ang paglusong sa baha. Kahit mga bagong manicure o pedicure, maaaring pasukin ng leptospira, bakterya na kadalasang nakukuha sa ihi ng daga. Pero hindi lang pala tao ang dapat mag-ingat. Pwede ring tamaan ng sakit ang iba pang alagang hayop. Pwede pong ma-infect ang mga aso at pwede rin po silang mamatay with leptospirosis. June Veneracion, Nakatutok, 24 Horas.